Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for Capricorn. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Also, if you're a cross-watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Capricorn. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles dito, depende sa nangyayari sa'yo. And yeah, start na natin ang reading. Kung magbabanggit ako ng zodiac sign, energy lang yung pinipick up natin at hindi yung mismong zodiac sign ng person mo. Okay, we do have here five of swords, the wheel, two of swords, six of swords. Gemini, Libra, Aquarius, energy. Okay, a lot of air sign. For some of you, you might be dealing with the air sign. So nakikita natin dito, yung person mo gusto niya na pagpabago, gusto niya ng changes. Maaring nagiging sneaky siya, meron siya mga hinililihim, itinatago, na maaring makapagdulot sa inyo ng pagbabago. And maaring makapagpadulot sa iyo ng sakit with the heartbreak and pain here. Or separation at all. Pwedeng meron kayong connection or in a relationship ka dito sa taong to. Pwede rin namang hindi. Pwedeng walang relasyon, pero pwedeng magdulot sa inyo ng pagkakalayo or separation. And itong person na ito, nakikita ko yung itinatago niya dito. And with the two of swords, meron ka ng hinala, no? Meron ka ng questions or difficulties na nararamdaman. Maaaring with the six of swords, you feel like, I don't know, but for some of you, maaaring kahit kung in a relationship ka dito sa person na ito, nandito yung movement mo na nagmo-move on ka eh. Okay? Alam mo yon, yung medyo mahirap i-explain yon, yung tipong maaring kahit kayo pa, okay, kung in a relationship ka, nandito yung point na nagmo-move on ka na. Or kung hindi man, kung wala kayong relasyon, nandito yung yun nga, yung focus mo is like nag-shift. Okay, maaaring gusto mong mag-move on, ayaw mong masaktan, ayaw mong mahirapan, and some kind of a decision ang ginagawa mo dito. For now, you are mirroring each other with the mirror, stab in the back, nakikita natin dito. Kung nasasaktan ka niya, nasasaktan din siya. Okay, nasasaktan mo rin siya sa ginagawa mo, sa maaaring sa mga sinasabi mo, and ito yung it feels like kasi nakikita mo yung sarili mo, inaayos mo yung sarili mo, gusto mo mag-focus sa sarili mo, and maaaring nasasaktan yung person mo sa ginagawa mo. But, eto kasi yung person na ito, hindi siya nagiging honest, hindi siya nagiging totoo, may mga itinatago nga siya. So, eto yung nagli-lead para sa inyo na parang, teka lang, kailangan mo na muna nating ayusin ito. Yung iba sa inyo, parang lalo ang energy, pwedeng complicated relationship, connection, ayan. And we have here strength, the moon, queen of wands, the lovers. Okay. Gets ko na kung bakit ka nakaka-move on or nagmo-move on. For some of you, pwedeng another person is involved in the situation. Either sa side mo or sa side niya, pero mas nasa, nakikita natin dito, nasa side mo, pwedeng ikaw yung may person na, kaya nakaka-move on ka na, or okay ka, or madali para sa iyo ang mag-move on. And might be, this is just a karmic relationship for you. Alam mo yon, maaaring dumadaan ka lang dito sa karma ng buhay mo, and nagpapakita nga lang itong person na ito as your karma. And it is easy for you na umalis dito. Alam mo, ito yung tipo ng connection na nagkaroon ng relasyon, maaaring mabilis na relasyon, pero maraming natutunan dun sa relasyon na yon, medyo nahirap alisan, naging mahirap alisan, pero napakadali. Sa totoo lang, pag alis mo, once na magkaroon ka ng choice na alisan itong relasyon na ito, napakadaling mag-move on. Okay, so maaaring nandun ka sa point na nagkaroon ka ng choices or pwedeng ngayon, nag-iisip ka na, and kung ang pipiliin mo is to umalis, okay lang, madali para sa'yo tanggapin lahat ng nangyari dito. Especially kung may another person ka na involved dito. And also, ginagamit mo kasing utak mo eh. While this person with the moon, queen of wands, actually nawawala na ng tiwala itong person nito eh. Sa connection or kung ikaw, or yeah, nawawala ng tiwala with the moon. Gusto niya maging totoo sa'yo. Gusto niya maging honest. Kung sino dito yung
connection sa another person, gusto maging honest sa sitwasyon. Okay, gusto na maging honest sa sitwasyon. Kaya lang kasi pwede talaga mag-end yung relationship or yung connection or magkaroon ng pagbabago. Which is, nakikita naman natin dito na kung sino yung meron ng kakonect na iba, gusto talaga niya ng pagbabago. Gusto niyang matapos na. And with the Nine of Swords, there are dreams here. May pinapakita sa panaginip dito itong person mo na nagkokos para sa kanya na mag-isip ng mga ganito sa'yo. Okay? Maaaring ipinapakita sa panaginip niya. And you are very welcoming dito sa Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Kung ikaw ito na nakakaisip na i-end na lang yung sitwasyon, maaaring welcome ka dito. Okay, I feel like someone is eating noodles, no? Yeah, nararamdaman natin yung openness mo dito. Kung ano man itong mag-end na ito or matatapos na ito, okay lang for you. Kasi gusto mo rin naman, yeah, so pwedeng ikaw din ito na gusto mo ng pagbabago kaya nagkakaroon ka rin ng pagdidesisyon. Well, kung gusto mo ng pagbabago, pareho kayo ng person mo. I told you are mirroring each other. Kung gusto mo ng pagbabago, gusto rin ng person mo ng pagbabago. Masakit, mahirap, pero sometimes kailangan mong tanggapin kung ano yung mga bagay na dadating kasi this is what you need. Ito yung kailangan mo. And sometimes kailangan nyo ng closure issues para matapos na lang lahat sa inyo. And you know, moving on is easy. Actually, hindi lang sa side mo. We do have your Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy dito sa side ng person mo. Mas nakukuha ko yung energy niya dito, oh. So, nakikita natin dito na this is a living energy. So, kung aalis ka, aalis din siya. Alam mo yung connection ninyo, maaaring may pagmamahal, pero mas nauuna lang yung utak ngayon and yung katotohanan. Okay? And yeah, I feel like the advice for you is trust the situation. Yung mga issues, yung mga imbalances, yung mga tension, yung pahirap na ganyan, time for you to leave it all behind. I-accept mo yung mga dapat i-accept, tanggalin yung mga bitterness, angry. Kung wala nang interest, bakit pa, diba? I feel like you need to let go. And we have your girl talk, yeah, another moving on card. Yung person mo is already moving on. And nandito na, kung still in a relationship pa kayo, this is someone na being, you know, feeling happily single. So, alam mo yon, yung might be in a relationship ka pa dito sa person na ito, pero pakiramdam niya, single na siya. Nandun na yung ano eh, tanggap nyo na sa isa't isa na wala na talaga. And we have your Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Ayan, so maraming pang aayusin na growth na kailangan ma-experience nitong person na ito. With the Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, I feel like this is a warning, some kind of insecurities na kailangan ayusin, no? Pwedeng sa side mo, sa side ng person mo, kasi pwedeng may mga problema siyang kailangan niyang ayusin. And maaaring mas maayos niya lang yon kung wala ka dito, okay? Maaring ikaw yung nagpapahirap or nagpapagulo. I'm sorry to say, ha, pero sometimes kasi may problema na problema lang nung other person. Kaya niya yon, kaya niyang malusutan lahat ng yon. And maaring wala ka rin naman din maitutulong doon. I don't feel like... Yeah, I feel like you're dealing with someone na may kaso. Kailangan niyang kaharapin. Some kind of things na may kinalaman doon. Yung iba lang naman, hindi naman sa lahat. Ayan. Kasi nakikita ko kailangan pa niyang ayusin ang sarili niya eh. Okay? So, maaaring meron siyang dapat pagdaanan pa. And hindi ko nakikita na nandun ka. Kung ano man yung problema ang kakaharapin niya, wala ka doon. Okay? So, yeah. I feel like love is coming dito sa side mo. Kung wala pa, paparating na. Yung iba nga, currently nandyan na. Kaya nga, nakamove on ka na. So, that's it for now, guys. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, and Virgo Philippines. I love you all and bye-bye.